Hi, good morning po. Ito naman pong muli si vlogger Ronnie. So, ngayon po, andito pa rin po ako sa marina. So, gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung view naman po dito sa marina kung saan po ay pwedeng maligo. Yan po. Ito po yun, overlooking po doon sa dulo po, yun po yung Marina Beach Hotel. So, yan po yung marina. Marina Beach or White Beach, kung saan po ay dyan naliligo ang mga tao. Hindi lang po ang mga, ito naman po eh, kung saan po kayo pwedeng umarkila po ng mga jet ski. Yan. So ngayon po kasi dahil nga po sa nangyari dito, yung namatay po yung hari ng Kuwait, kaya medyo nag-ano pa po sila, nagdadalamhati pa po, kaya hindi, wala pong masyadong tao po ngayon na naliligo. Pero yung mga lugar na mga, pag yung panahon po, yung oras po na wala naman pong kasi wala pong nangyaring ano, isa ngayon po kasi dahil nga po dun sa nangyari na pagkamatay po ng amir na po ng Kuwait, yan nga po yung iba po hindi pa po pumupunta rito. So hindi pa po sila nagjo-join dito sa marina. Kasi bawal pa po kasi nga po dahil nagdadalamhati pa po sila. So ayun po, napakalinaw din po ng beach dito, anong tubig sa beach. Ayan. Sige po, lalapit po tayo doon. Ayan po yung kung saan po kayo pwedeng umarkila po ng mga jet ski. Yan. So the same po, nandito pa rin po kami sa, nandito pa rin po ako sa marina. Marina Beach dito po sa Kuwait. At kung sino pa kung po pwede naman po, pwede po i-like niyo po itong account ko, ang Ronnie Sasendoncillo, at mag-subscribe po kayo para po ma-update din po kayo sa nangyayari po dito sa Kuwait. So, yan po. May mga restaurant din naman po dun sa loob. Ayan. Ayan, wala pong ganong naliligo sa ngayon. Sorry. Kasi, dahil nga po sa pandemic, kaya siguro walang ganong tao. Pero kung wala pong pandemic, nako, punong-puno po itong lugar na ito. Napakadami po. Yan po. Dagat. Napakalino po. Ay, mga naliligo. Mga iba't ibang lahi. May mga Pilipino rin po. Yan. Yan po. Kung gusto niyo pong umarkila po ng jet ski, iyan po ang erkilahan, at may mga restaurant din po dyan sa loob. Iyan po yung Marina Beach Hotel. Still the same po, nandito pa rin po tayo sa Salmiya. Iyan po ang kabila pong area po ng beach na ito. Ang building po. Ito po yung White Beach po ng marina. Pero ito po ay hindi po ito Dolomite, talaga pang original na buhangin o puting buhangin. So siguro po halos magiging ganito rin po mangyayari sa Manila Bay sa atin. Kung sakasakali pong ma-develop na po yon, pwede pong mangyaring ganito. So maganda po talaga ang project po ng gobyerno po natin. Sana po eh matuloy po at suportahan po natin. So ayan. Ganyan po. So sa beach na po ito, yan po may mga malalaking tawag nito, may mga basurahan po sa gitna para hindi po magkalat ng mga tao. Ayan. Kaya po maiiwasan ng kalat.
sa umaga naman po, palagi naman po meron pong naglilinis dito. Kahit na ngayon po, ay meron pa rin pong naglilinis. Oh. Kahit tanghali na po. Alas 11 o'clock na po ng tanghali dito. Pero ngayon po kasi ay Friday, pero dapat po, kung wala lang pong nangyari dito, dapat po napakaraming tao dito. Tsaka kung hindi rin po pandemic, napakadami po talagang tao dito. Yung pang normal na araw kung saan napakadaming tao dito sa Marina Beach. Ayan po. Kaya lang po, dahil po sa pandemic, kaya yun, natakot din po ang mga tao na lumabas. At saka ipinagbabawal nga po yung tawag ito, yung gatherings. So yun po, inano po nila yung social distancing. So yun po, ito naman po yung sa mga bikers kung saan po pwedeng umarkila po ng bike dito. Yan, yan po ang lugar na yan. Yan po pwedeng umarkila ng bike. Kanina po, yun po yung pinanggalingan ko kanina. Yun po yan, yung napakahaba pong jogging lane at cycling lane. Yan, yun po yan, paikot hanggang doon sa dulo. Yun po yung scientific, yung pinakadulo po. Yan, yan po ako kanina nang galing, nang nag-live, nag-video po ako. So, napakalinaw po talaga ng tubig at napakatahimik. Yan po yung pathway. Kung saan po pwede tayo, pwede pong mag-jogging ng mga tao po dito, mga Pilipino, pati ibang lahi po. Doon po sa dulo po yung namimingwit po. Na halos karamihan po sa mga namimingwit ng mga Pilipino. So, yan po ang kalagayan po ngayon dito sa Marina Beach, Kuwait. Yan. Maliligo po sila. Mamayang gabi po, eh doon naman po tayo sa Souk Salmiya, kung saan po eh puntahan po rin po ng mga kababayan po natin, mga Pilipino. Nandoon po makikita yung Little Manila, kung saan po yung mga pagkain po ng mga Pilipino ay nandoon po halos lahat. Yung alas po nakikita natin kung ano po yung mga ibinibenta pong pagkain sa mga fast food dyan sa atin sa Pinas. Yung po makikita po natin yan doon mamaya. So doon po naman po ako magla-live mamaya sa Old Souk or Souk Salmiya. Kung tawagin po ay Souk Salmiya. Yan po ang tambayan ng mga, yan po yung mga bakasyonista, yung mga tourist po nila dito sa Kuwait. Tahimik po ang lugar nito ngayon kasi po nga sa nangyayari nga po, kaya wala pong gaanong tao. Pero po kapag kayong normal pong araw, pero usually po kapag Friday na ganito, napakarami pong tao dito. Pero dahil din po sa pandemic, kaya siguro yung mga tao hindi na nagsipunta rito o natakot na. Po, may
iikot na naglilinis. Yan po. Kaya po, nami-maintain po yung linis po rito sa Marina Beach. Dahil meron pong naglilinis. Okay. Yan po. Dito rin po meron din pong naarkilang mga ganyan po yung mga yachts. Yan. Kung gusto niyo pong umarkila ng yachts, meron po dito. At kung gusto niyo naman pong sumakay ng mga yachts, meron din po dito na sasakyan. I think 5KD po ata ang entrance. Ayan, ganyan po. 5KD or sa atin po kasi time is 160 po ngayon ang value po ng Kuwait sa Kuwait dinar po sa Philippine peso. At kung aarkila naman po kayo ng bike dito is 3KD. Ayan po. For 1 hour na po yun. Yan po yung beach hotel, beach sa Marina Beach po, napakatahimik. Yan po yung sa dulo, yun po yung Marina Beach Hotel. Yan. Hindi pa po masyadong matao po ang beach hotel po kasi medyo kulang pa po ang mga tourist dito kasi po sa nangyay sa dahil po sa pandemic. Sa kanya po ganyan. Tahimik po ngayong lugar na itong araw na ito. Pero po sa mga ibang araw po, siguro ko pag natapos na po yung pandemic nito, may awa po ang Diyos eh, baka po bumalik na rin po sa normal ang mga tao dito. At kung makikita nyo po ito, napakadami pong tao dito palibot hanggang dun sa dulo. Pero ngayon po eh, dahil nga po sa pandemic, kaya yan. Saka, ayun po, sinusunod po nila yung social distancing. Kaya ganyan po, hindi sila masyadong kaya medyo tapo sila. Yung lapit po tayo ng konti sa dagat. Makita po ninyo. Fanatic po yun. Ang tawag po kasi dito sa mga ano, Indiano ay pana. So, yun po, mga pana. May sumasayo pa po. Masayang masaya po siya. Pero kung tutusin po, bawal po yan. Kasi nagluluksa pa po ang bansang Kuwait. Pag nahuli po ng pulisya, pag nakita po ng pulisya, hulihin yan. Sumasayo. So, yan po. Yan po yung kabilang
lugar po ng beach na ito. Kung ikukumpara mo po sa Manila Bay, ay halos pareho lang po. Pag sa kabilang side po ay puro nga building, naglalakay yung building. At sa kabilang side naman po ay yung white beach. So, pwede pong mangyari na maging ganito din po ang magiging kahihinatnan po ng Dolomite dun sa Manila Bay. So may halos magiging ganito rin po yan. So I hope so, sana nga po suportahan po natin yung project po nila para po ma-attract po yung tourist sa atin at marami pong pumunta. Sige po, hanggang sa muli po ulit. At mamayang gabi naman po dun sa Souk Salmiya. Ipipicture po natin dyan para makita nyo rin po kung ano pong update po doon. So, huwag nyo lang pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like para po makapag-live na po ako kasi kailangan ko po ng medyo marami-raming subscription para po makapag-live. So, sa ngayon po, ito lang muna tayo. Marami pong salamat ulit sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan ng mag-like at mag-subscribe. Salamat pong muli. Magandang umaga po sa inyo. Ito pong muli si Vlog Ronnie. Have a good day po. And have a good morning po. Thank you. Bye-bye.